sa Panginoong Diyos lahat ng santin akma. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay 27 ng Hunyo at ipinagdiriwang ng inang simbahan ng paggunita sa Mahal na Birhen sa kanyang titulong Ina ng Laging Saklolo. Kasama ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito. Lalo tigit si kaarawan ni Nelson Mendoza, ang lahat ng patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio at sa Mahal na Ina para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa Mahal na Birheng Maria, ang ina ng laging saklolo, ay humihiling na iyong pagbigyan pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mayaman na noon si Abram. Marami na ang kanyang mga tupa, kambing, baka, at marami na rin siyang natipong ginto at pilak. Si Lot na laging kasama ni Abram ay marami na rin tupa, kambing, at baka. Mayroon na rin siyang sariling sambahayan at mga tauhan. Hindi sapat ang pastulan para sa mga kawan nilang dalawa sapagkat napakarami na nilang hayop. Dahil dito, madalas mag-away ang mga kanilang mga tagapag-alaga. Noon, ang mga Kananeo at Perezeo ay naninirahan pa sa dakong iyon. Kinausap ni Abram si Lot, "Hindi dapat mag-away ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Ang mabuti maghiwalay tayo. Piliin mo ang dakong gusto mo at doon ako sa kabila." Iginala ni Lot ang kanyang paningin at nakita na niyang ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig tulad ng halamanan ng Panginoon at ng lupain ng Ehipto. Nooy hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abram. Nanatili si Abram sa Kanaan samantalang si Lot ay namayan sa mga lungsod sa kapatagang malapit sa Sodoma. Sa lugar na ito ay napakasama ng mga mamamayan. Namumuhay sila ng laban sa Panginoon. Pagkaalis ni Lot, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Tumanaw ka sa palibot mo. Ang lahat ng lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyong anak at sa magiging anak niya. Walang makaaagaw niyan sa iyo. Ang iyong mga inapo ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa. Libutin mo na ang buong lupain, ang lahat ng iya'y ibibigay ko sa iyo." Lumipat nga si Abram sa Hebron at doon tumira sa tabi ng puno ng roble sa Mamre. Nagtayo siya roon ng dambana para sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin?" Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagawa'y naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paninira'y hindi niya naiisip. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi hindi siya masuhulan. Upang iyong walang salay patawa ng kasalanan, ang ganito mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin? Magsitayo po ang lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lamang ang nakasusumpong niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong lahat na naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Kayo gapo ay gusto ninyong pinag-uusapan kayo ng ibang tao. Gusto gahonin niyo yung pakiramdam na kapag dumadaan kayo sa inyong kapitbahayan, nagbubulungan sila. Gusto niyo ganoon? Di ka ayaw ninyo, no? O kaya, gusto ba ninyo na kayo'y inaaway lagi ng inyong kapitbahay? Ayaw niyo rin. Gusto ninyo na laging galit sa inyo ang inyong mga magulang o ang inyong mga kapatid? Ayaw din naman natin, di ba? Eh, ayaw pala ho natin. Eh, bakit natin ginagawa sa iba? Minsan ho, nakakalimutan nating tanungin ang sarili. Ayaw natin ang pakiramdam na nahihirapan tayo. Pero bakit minsan tayo natutuwa kapag kayong kaaway natin nahihirapan? Ayaw ninyo na kayo'y pinagchichismisan. Eh, bakit tayo tuksong-tuksong pag-usapan ng ating kapitbahay? Ayaw ninyo na kayo ay hindi tinutulungan. Ay bakit nagdadamo tayo sa iba? Minsan, iniisip nating dahil tayo ay magaling, kaya dapat tayo ang pinapaboran. Pero malinaw ho ang sabi ni Jesus sa mabuting balita. Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. Ay gusto mo palang ikaw ay mahalin. Gusto mo palang ikaw ay patawarin. Gusto mo ikaw ay lagi ay kinalulugdan. Ay di dapat ganun din ang ginagawa natin sa iba. Ay Father, kahirap naman ho eh. Pinatawad mo na sa isang linggo yung magkakasala uli. Abay pagka ganun ang inisip mo, at kapag tayong lahat ay ganun ang iniisip, ay sino pang gagawa ng mabuti? Eh kung lahat tayo iniisip nating mas magaling ako kaysa sa iba, aba, ay sino pang magaling talaga sa atin? Nakakatakot ang katotohanan ng buhay na marami sa atin, malimit hindi na natin napapansin. Ang tinitingnan lamang natin ay ang ating paghihirap, tinitingnan natin ang ating pinagdadaanan, tinitingnan natin ang ating mga problema, tinitingnan natin ang ating mga kapighatian sa buhay. Ay paano naman yung iba? Tingnan ninyo kapag kayo ay nasa stage, baka kayo ay nakaakyat na sa halimbawa sa CCP o sa mga theater. Kapag ang ilaw lahat na sa inyo, hindi mo na makita ang iba. Nasisilaw na tayo, ay di ganoon din. Kapag gusto mong sa iyo lahat nakatingin ang tao, gusto mong sa iyo umiikot ang sanlibutan, ay hindi malayong yun, sinasabi ng mabuting balita, sa kapahamakan ang punta mo. Sabi dito ay, maluwang daw ang daan sa kapahamakan at makitid papunta sa buhay. Totoo naman. Minsan, napakabilis nating gumawa ng masama.
Napakabilis nating magbintang. Napakabilis nating manghusga. Pero kapag gagawa ka ng mabuti, pinag-iisipan pa nating mabuti. Tutulong ga ako o hindi? Pag tumulong ako, anong ibabalik na rin? Papautangin ko ga ang kapitbahay ko o hindi? Pag pinautang ko, mangungutang ito ng mangungutang, hindi matatapos. Bakit ganoon tayo? Paalaala sa atin ng mabuting balita ngayon. Aba, ay di gumawa ho tayo ng mabuti na hindi pinag-iisipan. Dahil gusto nating mabuti rin ang gawin sa atin eh. Gusto nating tayo maging kaaya-aya. Ay di dapat ganoon din tayo sa iba. Kayong mga magulang, hindi nyo ito napapansin. Pero expert kayo dito. Hindi lang natin na ipapaliwanag ng ayos sa ating mga anak. Yun ang kulang sa atin. Tingnan nyo kayo mga magulang. Pagod. Hindi napapasalamatan. Pagod sa trabaho. Pag-uwi sa bahay, ikaw pa ang magluluto. Pero dahil hindi mo nababanggit sa iyong mga anak, pero ipinapakita mo lamang, yun doon tayo minsan kulang. Ang pagmamahal po kasi, hindi pwedeng naririto lamang at naririto, dapat ipinakikita. Ay tingnan ninyo, kahit kayo pagod, kahit walang nagpapasalamat sa inyo, ay bakit kayo magtatrabaho uli bukas? Bakit kayo pipilit na maghanap ng ikabubuhay? Di kayo ang tawag doon ay pagmamahal? Pero yung mga bagay na iyon, ang dapat patuloy nating ginagawa. Huwag kayong manawa. Dahil dadating ang gantimpala sa huling pagkakataon ng buhay, ang tatanungin naman doon ay hindi kung gaano kakayaman, hindi doon tatanungin kung gaano karami ang iyong natapos, ang tatanungin lamang doon kung gaano ka naging mapagmahal, gaano ka naging maawain, gaano ka naging matulungin. Hindi doon pinag-uusapan kung malaking iyong bahay o maliit. Hindi doon pinag-uusapan kung maganda ang kabaong mo o hindi. Ang pinag-uusapan doon ay gaano ka naging kabait sa iyong kapwa. Sabi ng Aral Batanggenyo, number 61, kayo'y dapat maging maunawain. Makinig muna sa lahat ng pagkakataon sa kapwa upang sila'y maunawaan. At yun po ang susi sa isang buhay na mapagmahal. Yun ang susi sa isang buhay na banal. Ito po ang kalimitang tukso sa atin. Huwag niyong iisipin na ang susi lamang sa kabanalan ay pagsimba. Ay kahit tayo maghapong naririto, kahit tayo maghapong nagdadasal dito, kung hindi mo naman mapatawad ang iyong kapatid, kung lagi ka naman galit sa iyong kapitbahay, di kayo walang kwenta itong lang ginagawa natin ito. Dahil ang susi ng kabanalan, yung ikaw ay maging mabait at maunawain sa lahat. Hindi pwedeng dito lamang sa simbahan mabait. Hindi pwedeng habang nagdadasal lamang mabait. May papikit-pikit pa tayo mamaya pagkanta ng ama namin. Pag uwi naman sa inyo, taray na taray mo pa rin. Hindi kayo walang kwenta. Nakatayo ay pabili-bili pa ng mga imahen. Pabas-bas-bas-bas mamaya. Pataas-taas pa ang mga kamay sa holy water. Pag uwi mo naman, ichichiswis mo na uli ang iyong kapitbahay. Hindi kayo walang kwenta ang ginagawa natin ito. Maging maawain. Kung anong gusto mong pakikitungo sa iyo, yun din ang gawin mo sa iba. Dahil yun ang tunay na buhay kabanalan. Ang maging mabait, kahit na ang iba hindi mabait. Ang maging matulungin, kahit na ikay laging nangangailangan. Ang maging mapagbigay, kahit nakakaunti ang iyong tinatanggap. Para pagdating doon sa sinasabi ni Jesus na buhay na walang hanggan, abay may pagmamalaki ka. May pagmamalaki mong nagsakripisyo ka sa iyong pamilya. May pagmamalaki mong nagsakripisyo ka ng pag-aalaga sa iyong mga may sakit kahit na minsan ay nakakapagod. Dahil yun ang buhay pagmamahal. Yun ang buhay kabanalan. Kaya po mga minamahal sa banal na misang ito, hilingin natin kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon
sa tulong ng mahal na birhen ang inang laging saklolong ating ipinagdiriwang ngayon. Ibulong niyo po kay Jesus, Panginoon. Bigyan mo po ako ng isang maawain at maunawaing puso upang sa lahat ng pagkakataon ng aking buhay, maipakita at maiparamdam ko sa iba kung anong klaseng relasyon at pakikipamuhay ang gusto kong maramdaman. Yung buhay na pinapatawad, yung buhay na tinutulungan, yung buhay na minamahal. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon nitong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, inaalay namin sa iyo ang mga handog na ito bilang pagtanaw ng utang na loob ngayong aming ipinagdiriwang ang paggunita sa ina ng iyong anak. Marapatin mong maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog upang makapakinabang kami sa iyong ibayong pagtubos sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen na ina ng laging saklolo bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, hosana. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos at mahal na birhen ang ina ng laging saklolo, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. O manamin, sumasalangit ko, sambahin ang ngalan mo, ngayon ang aming kakanin sa
Patawarin mo kami sa aming mga sala. Wala nang pagpapatawad namin. Sana ka kasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iariyam kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami iadyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan. Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Hatid sa kaluluwa ay kaginhawa.
Handog niyang himlayay sariwang pastulan. Ang pahingahan ko'y payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawan sa tumpak na landas. Siyang patnubay. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang Panginoon ang aking pastol, pinakikinhawa ko. Lubos ang Panginoon ang aking pastol, pinakikinhawa ko. Lubos. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalusalo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap, napakundangan sa paggunita namin sa mahal na Birheng Maria, ang ina ng laging saklolo. Marapatin mong kami makadulog sa iyong piging sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa ay kasalukuyan po nating isinasagawa ang pagsasaayos ng ating extension, gayon din ang ating Divine Mercy Sanctuary. Napakarami na pong anay tutulad ng inyong nakikita sa ating larawan sa may magagandang loob na nagnanais maging kabahagi ng mga paggawaing ito. Kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina at sa pamisahan para sa detalye ng inyong tulong at donasyon. Ang atin pong osteria, lugar dito sa pambansang Dambana, na pwedeng kainan ng ating mga pilgrims, lalo kung Sabado at Linggo, ito'y bilang pagsunod sa updated complementary norms ng 1983 canon law
at isa sa mga requirements ng CBCP bilang National Shrine. Sa ganitong diwa, mahigpit nating ipinatutupad ang panawagang Kleigo, Clean as You Go. Ito'y upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana. Kaya nga po ang inyong mga basura, pakita po natin ng maayos sa basurahan at huwag nating iwanan dito sa simbahan. Gayun din, ipinagbibigay alam natin na tayo ay may malalaking mga free at safe parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Gamit ang main arc entrance, narito po yan sa bandang likuran, makikita nyo ang mga free at safe parking para sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana. At ating ipinapaalala, ang National Shrine ay isang sagrado at banal na lugar sa inyong pagbisita dito, lalo sa pagdalo ng mga banal na pagdiriwang, mangyaring pakisunod ang ating mga tama at angkop na kasuotan. Ito po'y sa pagbibigay galang sa Panginoon na nasa Eucharistia. At bilang patuloy na pagpapalago ng parokya at pambansang Dambana, at eksperimentum, sinimula na ngayong Hunyo ang pagsasagawa ng mga gawaing sakramental tulad ng binyag at kasal sa kapilya ng San Pedro sa highway. Gayunpaman, ang mga kasal na makikita nyo sa simbahang ito ay mga naka-schedule na noong mga nakaraang taon pa at nagkataon namang napasabay sa ating pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Para sa inyong katanungan at pagliliwanag, makipag-ugnayan kayo sa ating opisina. Ang atin pong sunod na misa, mamayang alas 2 ng hapon, inaasahan namin inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Atin pong isasagawa ang pagbabaspas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin para sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman na iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod sa Dambana at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang.
Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Ibigin ang Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.